pasensya po kayo kung na ano tayo, no? Wait lang po. Saglit. Actually, kanina pa to eh. So, ito na nga mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pang 5 minutes, so hindi pa tayo mag-start ng ating live. Comment-comment kayo dyan. Comment, like, share, subscribe. Kung hindi pa nakapag-subscribe o nakapag-comment, libre pong shoutout dito. Wala pong bayad. Diba? Ano yun? Paru-paru. Dinadalaw na yata akong kumatayan. Ngayon, may galap shoutout sa inyong lahat. Nasaan na kayo? Public lang. Lagay mo na ako ads. Kasi baka walang ads ito at saka hindi nakapublic. Mega, 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 mega love shoutout. Lagyan ko muna ng ads. Ilagay ko muna siya sa playlist. Ayan. Kung gusto nyo pong panuorin yung lahat ng live ko, nasa playlist ko po yan at nasa podcast ko. Nandyan sa, ano, sa ating YouTube channel. Nandyan, gusto nyo sunod-sunod panuorin. Nandyan, may naka-playlist po yan. Katulad nito ha, example ko lang sa inyo. Mamer naman sa ano, Miguel of Shoutout po. Katulad nyan, punta kayo sa channel ko. Ayan. Pag punta nyo dito sa gilid, may nakalagay dito, video, short, live, podcast, playlist. Pagdating mo sa playlist, ayan, makikita po niya dyan. Politics live, showbiz live, showbiz, at saka politics. Pero dito pa lang mismo, sa ating harapan sa channel, naka-ano na yan. Naka-arrange na yan. Sa ibabaw niyan, politics live, politics vlog. Dito sa baba, showbiz live and showbiz vlog. Diba? Mamami mo si Romy, galab shoutout po at sa lahat. Pasensya po kayo kay medyo nahilo po talaga ako. Medyo mainit pa po yung aking pakiramdam. No, kasi nga ako ay kinulam. Ako po ay kinulam. Ramdam ko para hindi ako makasama Singapore. Oo, nasaktan kasi sila. Sinabi ko. Hello Ken, tamsakdan, break time ko. Salamat po Mamir and Suzuki. Mamir naman sa ano, hello po. Ayan. Sa lahat po na nandiyan, no? Ingat po kayo palagi, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, ng mga OFW, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kung ngayon po yung ating live, ay pinamagatan po dito na si Senadorisa Hontiveros. Actually, bago ko sabihin yung title, ha? Meron ng Kibuloy Daseca nito. kung ang touring nila dalawa ni Kibuloy kapatid, sila dalawa maging wanted. Di ba? Kasi ito ngayon, sinulong ni Senador Risa Hontiveros yung gentleman's agreement ni Digong sa West Philippine Sea at sa China. No, yung gentleman's agreement ni Digong sa China, according dito sa West Philippine Sea. So, pinapaimbestigahan ni Risa Hontiveros, ni Senador Risa Hontiveros sa Senado. Actually, ito ha mga kababayan, Mamer naman sano, good morning sa mga present now. Hello po sa iyo ma'am. Actually, mga kababayan, bago ka ligo, kid. Actually, ma'am, hindi po. Naghilamos lang. Kasi masakit ulo ko, ma'am. Ayaw ko talaga maligo. Baka malaglag yung mata ko. Actually, dapat ang gumawa nitong action na to sa Senado ay si Aimee Marcos. Kasi si Aimee po ang ano ng Department of Foreign Affairs. Siya po yung hawak nan, no, sa Senado. Si Aimee Marcos po. No, yung patungkol dyan sa gentleman's agreement. Kaso lang, hindi ginawa ni Aimee kasi alam nyo naman, kalyado sila eh. Diba? So ngayon, naglakas loob itong si Risa Hontiveros na inopen niya ito sa Senate at saka paimbestigahan nga niya sa Senado para malaman kung gaano katotoo. Kasi hindi natin marisulba-risulba kahit nga presidente eh. Hindi niya alam paano palayasin yung mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. At maghatid ka lang ng ano dyan, supply, mga pagkain ng mga kasundaluhan, binubumba. Kaya paano nangyari yun na parang ultimong presidente ng Pilipinas, hindi niya alam kung anong paano resolbahin yan. Paano nagkaganyan. Kaya ngayon, ipapatawag, no, ni Risa Hontiveros itong si Digong sa Senado. O, baka sabihin nyo na naman, wag sa Senado, dapat sa korte. Tapos pag nasa korte na, may warrant, sasabihin, hindi magpapahuling buhay.
Ay, Diyos ko. Di ba? Yun na naman. May Shoko's order na naman yan. Kibuloy da sika na naman yan. Diyan na mag-umpisa yung mga baho nila. Magsilabasan. So dito, ito po para mapaniwalaan nyo po, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. No? Ay, ayan. Good morning po. Sige po, Mamirian Suzuki, ingat ka po. So ito po yun. Ayan. Ito. Ayan. Sabi dito, ayan. Treasons. Hontivero Sikh Senate proved on Duterte's China Gentleman's Agreement on West Philippine Sea. Huwag mong anuhin kay nayugyug dito. Ayan. So West Philippine Sea. Sabi niya dito, Senador Risa Hontiveros has sought a Senate inquiry into so-called Gentleman's Agreement that former President Rodrigo Duterte made with China when he was still in Malacanang. So, eto na. Umpisahan na, nako. Magsama talaga sila ni Kibuloy nito magtago. Ma'am Rosini Testa, may galaw shoutout po. Ayan, Senator Risa Hontiveros on Wednesday, April 3, filed a resolution, April 3, filed a resolution seeking a Senate inquiry into the so-called gentleman's agreement that former Digong forged with China in managing the West Philippine Sea dispute. Ngayon, sabi kasi dito, trisunus. Ano ba ibig sabihin ng trisunus? I-research nyo po. Ano ibig sabihin ng trisunus? Pero para sa akin dito, tama naman itong sinasabi niyang trisunus. No? Pero meron pang ibang tawag yan, may ibang term yan eh. Para sa akin, okay ha. Hindi ko sasabihin hindi okay yung trisunos. Okay sa akin, para sa akin. Hindi ko kinampihan si Risa Hontiveros dito ha. Nag-react lang ako. Ito, sa totoo lang, dapat si Aimee ang may gawa nito, mga kababayan. No? Dapat si Senador Aimee Marcos. No? Sabagay. Diba, mag-aaliado nga naman. So, ngayon, naglakas loob itong si Risa na paimbestigahan nga. Kasi magugulat kahit sino naman. Kahit sino naman, bakit pagka naghatid ng pagkain yung barko ng Pilipinas doon ay binubumba ng water cannon? Diba? Ma'am Rosini Testa, Ma'am Eva CG Channel, may galaw shoutout po. Kaya ang nakalagay dito, ayun, this gentleman's agreement is treasonous, declared ni Hontiveros. Ngayon, i-research natin yung treasonous ha, kasi hindi naman kasi ako dito, malalim kasi mga English ni Risa Hontiveros, hindi naman ako Amerikano. Ayan, treasonous. Kung ano ba ibig sabihin ng trisunos to Tagalog para maintindihan natin. Wait lang. Tagalog to English. Ito, dito tayo. Trisunos. Kung ano ibig sabihin ng trisunos. Ayan. Trisunos. Taksil. Ibig sabihin ng trisunos, taksil. Actually, sa totoo lang, dapat tama naman yung word na yon. Taksil sa bayan. Kaya ano kung bakit? Bakit gumawa si Digong ng hakbang na hindi dumaan sa Kongreso, hindi dumaan sa Senado? Dapat kasi niyan, di ba, pag nag-declared ka ng martial law, di ba, maybe may war, di ba, or else katulad nung pandemic, di ba, na mayroong pandemya, yung sobrang lala na nasakit. 'Di ba? Or mag-declared ka ng martial law kung ginugulo tayo ng ibang bansa or gigirahin tayo. So, bago ka makapag-declared ng martial law, ang president lang po ang may power niyan. Martial nga, 'di ba? Law. So, dadaan muna sa Congress 'yan. Pag hindi bumoto ang Congress, pag hindi bumoto ang Senate, correct me if I'm wrong, baka Senate hindi nakasali diyan, Congress lang. So, hindi matutuloy ang martial law. Ngayon, so, ito nga, sabi ni Risa Hontiveros, taksil daw sa bayan yung ginawa ni Digong. Di ba? The senator filed the resolution after former president spokesperson Harry Roque revealed that during the term of former President Rodrigo Duterte that a gentleman's agreement was made in China that Filipino troops stationed in Ayungin Shul or Ayungin Shul will only get food and water but not supply to maintain the vessels or BRP Sierra Madre that has been moored there. Yun pala ang usapin. Diba? Hello po, Ma'am Juicy Aquino. Yun pala ang gentleman's agreement nila. Na yung mga kasundaluhan doon, kahit bulok-bulok na yung barko, bawal ka magdala ng repair material doon. Pagkain lang.
Oo, kasi nga hindi po pwedeng magbitbit ng repair material. Nagagalit ang mga Chinese. So bakit ay pinagbabawalan magdala ng repair material kung kinakalawang na yung ating barko at lupa natin yon? Diba? Pagmamayari ng Pilipinas yun. Mm. Oh, ngayon, ang tanong, alam ba ng taong bayan yan? Hindi. Mm. Minsan kasi, ang isda, nahuhuli sa bibig. Ha? Hindi sa buntot. Mm. Sa sobrang nilang kayabangan, sa sobrang pagmamagaling ni Roque, ayun, naboko. Naboko si Digong. Diba? Ngayon, ito na. Sasabihin na naman yan, mag-rally na naman yan sila. Oy, bigyan ng batas, wag sa Senado, dapat sa Korte. Tapos pag pinasa na naman yan sa Korte, sasabihin na naman yan, hindi ako magpapahuli ng buhay. Kailangan mahuli ako patay. Diba? Alam nyo, ang hirap ng ganyan eh. Kaya sa sunod, alam nyo na mga kababayan, kung sino yung dapat ninyong iboto. Diba? Mm-mm. Ayan o, Harry Roque revealed that during the term of the former Rodrigo Duterte that a gentleman's agreement was made China that Filipino troops stationed in Ayungin Shoal only get food and water but no supplies to maintain the vessels. Wala daw mga supply para ayusin ang barko. So, kasi pag nagdala ka ng supply, malalaman ng ano eh, malalaman ng Pilipino, baka doon, nagdala ka ng gagil, makita mo doon sila alim ng dagat, nagmina na pala ang China. Eh, alam mo naman natin, Pilipino kulang tayo sa kagamitan. Diba? Maintain the vessels or Sierra Madre that has been moored there. While China, in any case, will most likely attack our resupply mission or en route to Ayungin. This sham of an agreement only give Beijing for more ammunition to assert her vessels claims, said ni Hontiveros. Tama naman. Bakit pag kanilang barko, diba? Nagpapatunay na inangkin na talaga nila yung isla. Bakit? Diba? Bakit bubumbahin tayo? Ngayon, ang tanong, tinatanong ba ng Chinese Coast Guard, ha? Nagtanong ba ang Chinese Coast Guard kung anong laman ng barko na nagdala ng pagkain, kung meron bang ano doon, repair materials para sa supply to maintain the vessels, diba? Nagtanong ba sila? Bigla-bigla na lang silang bubomba ng tubig, eh. Bigla-bigla ka nalang bubumbahin. Bakit nakita ba nila doon sa loob? Kung meron bang mga repair materials doon? Wala naman. Nagwawagayway na nga ng panyong puti. Paano mo kargahan yun ng repair materials yung kaliit-liit ng barko? Ibibigay yun. Diba? Ito pa. Under the proposed Senate Resolution number 982 that she filed, Hontiveros explained that if the agreement is confirmed to be true, it is would be tantamount to a surrender of Philippine sovereignty and in the words of former Philippine Navy Flag Officers in Command, Eduardo Santos, an act of treason. Pagtataksil, di ba? Pagtaksil. The resolution also stated that the National Security Council itself through at its Assistant Director General Jonathan Malaya. Nako, ito na nga sinasabi ko sa inyo. Said that it was not aware of such an agreement. Di ba? Biruin nyo, National Security Council, hindi alam, no, sinabi niya sa sarili niya, si Jonathan Malaya, said that it was not aware of such an agreement. Malaya further said that Attorney Harry Roque, who revealed this so-called agreement, should explain the circumstances of the deal and how it was broke. Yeah, kailangan si Roque ang mag-explain yan. Pag napalpak pa naman si Roque, si... ano ang mag-explain? Si Panilo. Yung kamukha ni Bong Navarro. Diba? Pag tumanda si Bong Navarro, parang si Panilo yun eh. Diba? Yung nasa thumbnail, katabi ni Digong. Diba? Should explain the circumstances of the deal and how it was brokered. Considering its implication to national security, she cited. Diba? The senator stress it and the government duty to fortify the BRP Sierra Madre without it on Ayungin, we should effectively give way for China to illegal occupy what is ours. Diba? Illegal talaga silang nag-occupy. Kasi nga hindi man pagmamayari ng China, paano mo masasabing pagmamayari ng China kung ang tawag West Philippine Sea? Kasi kung tutuusin nyo, ipakita ko sa inyo ha.
gaano ba kalapit ang China sa West Philippine Sea? Sino bang mga bansa ang malapit? Kasi magulat kayo eh, ang lakas ng loob ng China mag-claim, samantalang ang layo ng China. Sa totoo lang. Eto oh. Wait lang. Saan na ba yun? Ano, wala. Saan na yun? Cut ads ang lumabas. Eto, gusto ko ipakita sa inyo. Ha? Isipin ninyong mabuti. Ang Philippines, nandito. Philippines. Spratly Islands. Brunei. Vietnam. South China Sea. Dapat Hong Kong dapat eh. Ito ha. Pakita ko sa inyo ha. Isipin ninyong mabuti. Ang China dito banda sa taas. Ang Spratly Sea nandito sa may bandang Palawan. So dapat ang may mag-claim dito, matanggap pa sana, kung ako ang tanungin, tanggap ko pa sana kung i-claim ng Brunei yan. Di ba? Hindi ko naman sinabing i-claim nila kasi ang Brunei hindi man nangangamkam. Kasi mas malapit ang Brunei kaysa sa Spratly Islands. Kung i-claim naman ang Vietnam, mas tanggap ko pa din kung i-claim ng Vietnam kasi mas malapit sila sa Spratly Islands. Samantalang yung China nandun sa taas. Paano nangyari na sa kanila ang West Philippine Sea, nandito yung China. Nandito yung Hong Kong, China. Nandito yung Vietnam, nandito yung Brunei, nandito yung Palawan. So paano nangyari na yung circle na yan pagmamayari ng China? Paki-explain, DDS vloggers. Diba? Paki-explain. May tanong ko lang. Gagawin nyo pang tanga, yung Pilipino, alam nyo sa totoo lang mga Pilipina, mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW, mag-research kayo. I-check ninyo, West Philippine Sea map. Kung sino dapat ang karapat-dapat magmamayari. Ako tanggap ko pa kung i-claim ng Brunei yan eh. Kasi taas lang ng Brunei, West Philippine Sea. E dikit na dikit sa atin ang Palawan. Andito yung Vietnam. Andun yung China sa tuktok. Paano nangyari pagmamayari ng China? Sige nga. Tapos sasabihin ngayon, why should I defend the sandbar? Maubos lang yung sundalo ko dyan, papatay ng mga Chinese. Akala ko ba matapang ka? Number 73 most powerful person in the world. Bakit pagdating sa China, ok-ok ang itlog mo? Di ba? Yun ang tanong ko ngayon. Palawan, Sulusi, Spratly Islands. Taas niyan, Sabah, Brunei, Wilaya, Perkikutuan, Labuan. Tapos Chumichin, Pimnim, Cambodia, Vietnam. Ang China nasa taas, and then andun yung Hanoi, tapos Hong Kong, Macau. So paano nangyari na ang China ang nagmamayari niyan? Isamantalang nandyan ang Singapore, nandyan ang Malaysia, nandyan ang Cambodia, nandyan ang Vietnam. Ang layo ng China. Huwag tayo maging tanga. Research tayo ha, para hindi tayo mapapahiya. Kasi kung patuloy kayong patuloy ito ha sa mga galit sa akin na mga viewers, kasi bakit kumampi ako kay BBM, i-research ninyo para doon nyo ma-realize. Oo nga naman Ken, paano pagmamayari ng China at bakit sinasabi ni Digong, why should I defend a sandbar? Ibuhangin lang naman yan. Malaki pong malaki pong halaga sa atin yan, kahit sabihin mong buhangin lang yan. Kasi yung ilalim yan, dagat, maraming isda yan, maraming mga minerals yan. Diba? Maraming minerals yan. Pwede mong pagkukuha ng lamang dagat, langis. Diba? Ngayon, sasabihin ninyo, mali kami kasi kumampi kami at traitor si BBM. Ngayon, may tanong ko lang. Kung traitor si BBM kasi kumampi siya sa Amerika, may tanong ko sa inyo, niminsan ba may inagaw ang Amerika sa ating bansa? Noon, meron. Inagaw nila ang Amerika. Binili nila sa Spaniard. Inagaw lang Philippines, binili nila sa Spaniard. Ang problema, binalik din naman nila. Kaya nga meron tayong Commonwealth. Presidente siya ng Pilipinas pero under the America. Pero nung natapos yung Commonwealth president na yon, si Manuel L. Quezon, napapalitan na. So magiging sarili na nating bansa. Diba? Pero never ang Amerika nangamkam ng lupa ng Pilipinas. Ngayon, paano i-explain ito ng mga supporter ni Digong? Diba? Na, traitor si BBM at kumampi sa Amerika. Diba? Ang Amerika ni minsan, wala silang kinuha na lupa. Wala silang minina dyan.
Walang mga minerals. Di ba? Hmm. Sabi ni Ma'am Rose Azil, "Hi Ken, saludo ako sa knowledge mo at talagang may karapatan ka kaysa sa mga bayaran, DDS vloggers at loyalist. Sana matuto sila sa inyong di maibenta ang bansa natin. Matutuo lang Ma'am Angeline Bayabay, Ma'am Rose Azil. Research lang naman ang katapat niyan. Pero kung makinig kayo sa kanilang mga vlog, makinig kayo sa kanilang mga balita, talagang mapapaniwala kayo. Wala naman sigurong magnanakaw na aamin. Diba? Kung bayad ka, gagawin mo para masira. Ako hindi ako naninira, nagsabi lang ako ng totoo. Paano naging West China Sea or South China Sea ang West Philippine Sea kung ang layo ng China? Tanggap ko pa nga na kami ng Brunei ang West Spratly Islands eh. Tanggap ko pa na kami ng Vietnam. Yeah? Pero yung kakam kami ng China, napakalayo, my goodness. Una dapat kumamkam dyan, Macau and Hong Kong. Actually, Hong Kong ngayon, hindi ko alam kung under the Chinese communist na sila. Pero nakakapagtaka lang talaga, oh my goodness. Kaya dapat lang talaga na sumipot si Digong. Tama lang ginawa ni Rizal Ontiveros. Kasi ito ha, huwag kayo magalit sa akin ha, marami namang senador dyan, kampi kay BBM. Pero sa ngayon, sa nakita ko ngayon, ito yung way eh. Ito yung way na yung mga dilawan politician mabubuhay. Alam niyo kung bakit? Yung mga senador dyan, maskin kampi kay BBM, mga playing safe. Mga playing safe. Alam niyo ba? Tingnan si Risa Ontiveros, siyang bida ngayon. Oh, tingnan mo si Kibuloy, na-wanted na dahil kay Risa. Ngayon, si Digong, mawawanted din yan dahil kay Risa. Sa sunod eleksyon, sinong iboboto? Si Risa. Alam naman, iboto mo yung ibang senador dyan. Trabaho dapat ni Amy Marcos yan kasi siya ang sa Department of Foreign Affairs. Hawak niya yan. Yung ginawa ni Amy, hindi gumawa. Hindi gumalaw. Bakit? Kalyado na si Digong eh. Kaya sa sunod, eleksyon, isipin nyo nang mabuti kung sino iboboto ninyo. Ako, hindi ako nang aaway. Nagsabi lang ako sa inyo, mahirap kasi maging senador ka tapos bulaklak ka lang dyan senado. Kakahiya. Tumatanggap ka ng sahod mula sa taksang taong bayan, tapos yung trabaho mo, hindi mo ginagampanan. My God. Kakahiya. Wala akong binira ha. Karapatan natin mga Pilipino magreklamo, oy. Anong saysay yung pagiging senador nila dyan kung hindi nagagampanan yung trabaho nila? Tsaka take note, yung mga sahod nila nanggaling sa tax natin. Sasabihin mo, bakit Ken, ilan bang tax na bayad mo ka ba? As a vlogger, ang laki ng tax ko. Monthly yan, 5,000 binabayad ko. 7,000 pa nga eh. Diya? Sa sahod ka $100, walang tira sa'yo. Laki ng kaltas. May tax pa kami sa Amerika. Sabi ni Green Pink Blue Savage, "I me, nagpapalaki ng bayag." Wala mong bayag yun eh. Diba? Paila lang meron. Diyos ko naman. Tignan nyo nga si Kibuloy. Pag eleksyon, pumapadpad sila ng mga bukid-bukid. Pero yung mga nabiktima ni Kibuloy, wala ng sense. Kasi mas kinampihan si Kibuloy na nire-rape ni Kibuloy, inaabuso ni Kibuloy. Kinakampihan nila. Kawawa naman. Kaya dito mo ma-realize eh. Tumakbo ba talaga sila senador para sa taong bayan o para sa kanilang kaibigan? Kakahiyang isipin. Kayo magalit sa akin. Tanungin ko lang kayo. Pagdating ng eleksyon, kahit ang layo-layo ng bukid, naakyat ninyo. Nagmumotor pa nga. Nagkukommute pa nga. Tapos yung mga biktima ni Kibuloy, walang saysay, kasi mas kinampihan si Kibuloy. Diba? Sabi pa dito, "Without it on, ayungin, we effectively gave way for China to illegal occupy what is ours." Sabi ni Risa, "If we stop reinforcing the Sierra Madre, we
we not only lose a crucial strategic outpost, but we also fail to defend our sovereignty. Sabi ni Risa Hontiveros. Di ba? Oh, sabi ni NPC Gamer, huwag mo kong turuan, mag-vlog ka. Di ba? Oo. Kasi bakit? Masakit ba pag sinabi ko yung idol mong si Digong na nag-antay na lang matigok pagtatanggol mo? Di ba? Oo. Huwag mo kong diktahan kung saan ko gusto mag-vlog. Tingnan mo, nag-gamer ka pa, wala ka namang subscribers, kakahiya. Ikaw na lang mag-vlog. Di ba? Mag-vlog ka. Kasi nakakahiya naman, gamer-gamer ka pa, pangalan-pangalan mo sa YouTube mo, tapos wala ka namang viewers, wala kang subscribers. Pa, utusan mo pa ako. Oh, tignan mo yung subscribers ko. Oh, may mga nanood sa akin. Oh, ikaw, try mong mag-live. Tignan natin kung may manood. Ako pa sabihan mo walang alam. Kahit isampal ko na nga sa'yo yung link dito ng Philippine Daily Inquirer. Alam mo, sa totoo lang tanggapin nyo kasi ng mga tanga kayong naniwala kay Digong. Hindi ba? Ang hirap kasi magbubungol-bungulan. Hindi nagpaparami ha? Hindi nagpaparami ng pera para sa pangpabotox. Hindi, Diyos ko ha. Kawawang Pilipinas. Pag yung mga politikong umuupo sa ating bansa, isa lang ang pinapanigan. Victor Ray, may galap shoutout po dyan sa Batangas. May galap shoutout po. Kaya, nako, sabi ko sa inyo, si Kibuloy nagtago. Si Kibuloy ayaw daw magpahuli na buhay. Gusto niya patayan daw muna. Pang tapos yung kay Kibuloy, si Digong na naman. Oh, sabi ni NPC Gamer, gusto mo bangag ang presidente 2 years na walang nagawa si PBBM? Gusto mo masunog? Kung bangag si BBM, nasaan yung ebidensya ninyong bangag? Di ba? Ngayon, ang tanong, 2 years na walang nagawa, paano magkaroon ng magawa si BBM kung ang inutang ni Duterte iniwan niyang 12.79 trillion? Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, no, si BBM tumakbong presidente para magbayad ng utang ni Digong. Ba, nakakahiya? Sunog ka agad, no? Paano ba naman may magawa si BBM kung ang iniisip ni BBM bayaran yung utang ni Digong na 12.79 trillion? Saan kukuha si BBM ng pabayad sa utang ni Digong? Putragis na yan. Katapang-tapang. Inuna pa kasi yung drag-on-war na yan. Tapos yung utang napakalaki. Ba? Ang saklap lang si BBM naging presidente para magbayad ng utang ni Digong. Ba? Ma'am Ana Amador, may galap shoutout. Ngayon sasabihin ninyo may bangag na presidente. Alam nyo sa totoo lang, given, oh, sabihin natin bangag si BBM. Ngayon, sabihin natin bangag, ha? Pero, kahit sino, kahit matino kang presidente, kahit bangag ka na presidente, kung ang pag-upo mo ay sasaluin mo yung utang ng dating presidente na mas malaki pa, mas malaki pa yung utang ng Pilipinas kaysa sa kinikita ng Pilipinas. Nung bumaba si Pinoy, 6 trillion lang. Diba? Nung bumaba si Digong, 12! Putang inang yan. Ngayon, sasabihin mo, may magawa ba si BBM yan? Paano yan gagawa ni BBM? Wala ka talaga magawang proyekto. Bakit? Instead na ipatayo mong project, ibayad mo na lang sa utang ni Digong. Diba? Hindi, Sir Victor, ang ibig kasi nilang sabihin, bakit daw hindi napaunlad ni BBM ang Pilipinas? Simple lang, bakit si Digong ba noon naunlad ba ang Pilipinas? Naunlad ba ni Digong ang Pilipinas noon? Hindi din naman ah. Abihin ninyo, tingnan mo nga, nung pandemic, hindi tayo naghirap. Hindi nga tayo naghirap, pero ang laki naman ng utang. Hindi mo naramdaman na hindi tayo naghirap. Pero yung utang, mas malaki pa sa kita ng Pilipinas. Yung utang na iniwan ni Digong. Ngayon sasabihin ninyo, umuunlad, bakit? Yung pagpatay sa mga adik, kaunlaran ba nating bansa yon? Yung pagpatay sa mga drug lord, kaunlaran ba nating bansa yon? May tanong ko lang. 3 to 6 months, ubos lahat ng adik. Samantalang nung nag-declared ang anak, 7 agad patay. My God, kala ko ba ubos? Ma'am Ana Amador, nagtanggal po ako ng
jacket kasi ang daming na-hide kahapon. Mm-mm. Alfa Romeo, may galab shout out po sa'yo, sir. Diba? You Love Music, may galab shout out. Diba? Kaya may tanong ko lang talaga, kung kaunlaran sa bansa yung pagpatay sa mga adik, bakit ang laki ng utang ni Digong na iniwan? Yan ang hindi niyo masagot eh. Yan ang hindi niyo masagot. Sasabihin, kaya naman kasi malaki ang utang kasi pandemic. Mm. So kaya nga, ramdam mo na hindi ka naghirap kasi pandemic. Pero, pag upo ni BBM, paano uunlad sa termino ni BBM kung yung babayaran niya yung utang ni Digong? Diba? Pag upo ni Digong, malaki na utang natin. Hindi naman din po hamak sa mas malaki utang natin. 6 trillion lang yon. Pero pagbaba ni Digong, nagiging 12.7, naging 14 pa nga eh. Di ba? Mm. Instead, nabayaran mo yung 6 trillion, naging 12. Di ba? Eh, huwag niyo sabihin na si BBM ang umupo, hindi umunlad ang Pilipinas. Paano ka uunlad kung ang utang ni Pinoy times 2 na sinalo ni BBM? Kaya huwag kayo magyabang na umunlad nung panahon ni Digong. Mm. Kasi mas malaki ang utang ni Digong na iniwan kay BBM. Ngayon, sisihin niyo si BBM, bakit hindi tayo umunlad? Tapos, pag naghanap si BBM ng investor sa ibang bansa, sasabihin ni Digong, naglakwat siya lang yan, wala namang napapala, gagala-gala naman. Alam niyo kung bakit ganyan ang sinabi ni Digong? Kasi siya noon, inggit siya. Bakit si PBBM umutang? Walang nakita, walang problema ang Pinas. Saan ba umutang si PBBM? Natural, pag umutang, bayad yun sa utang ni Digong. Mm-mm. Si Kibuloy talaga may kasalanan yan. Laki ng pera, hindi yung binayarang utang. Diba? Alam mo, NPC Gamer, huwag ka na makipagtalo sa akin, kabubuhan yung mga opinion mo. Kabubuhan yung opinion mo. Diyos ko, ang dami mong palusot. Huwag kang ganyan. Mag-research ka, uy. Kakahiya ka. Kung may anak ka, ay iwan ko lang. Sabihin ng anak mo, oo nga naman pa. Paano uunlad ang ating bansa kung pag upo ni BBM, 12 trillion ang utang? Alam niyo kung bakit si Digong galit na galit kay BBM nung naglakwat siya sa Germany, pumunta ng Australia? Kasi ito po ang katotohanan. Si Digong po kasi blacklisted sa Europe. Di ba? Si Digong kasi blacklisted sa Europe. At sa Amerika. Kaya ngayon, kung nagtaka kayo, bakit si Digong noon hindi nagbiyahe-biyahe? Saan ka ba biyahe kung blacklisted ka? Di ba? Ang bansa lang na mapupuntahan niya, China. Kaya nga, bininta niya yung West Philippines is China eh. Ang bansa lang na mapupuntahan niya, Japan. Tapos pagdating sa Japan, hindi naman siya pinansin masyado dun. Punta siya na Russia. Pagdating sa Russia, para siyang bata na, nanghingi ng kindi. Saan na kaya yung mga baril na binigay ni Putin? May tanong ko lang. Nasa armed forces ba ng Pilipinas o nasa bahay ni Digong? Ba? Si Kibs talaga dapat makulong kasama si Digong. Malapit na yan. Kaya nga ipapatawag na ni Risa Ontiveros eh. Naku, sabi pa naman ni Kibuloy, hindi ako magpapahuling buhay. Bala ka sa buhay mo. Kung di ka masurrender, lalaki at lalaki yung kaso mo. Di ba? Hmm. Hanggang Southeast Asia lang siya. Hmm. Sa Brunei nga, nagdadalawang isip pa siyang tanggapin doon eh. Diba? Hindi nga nakapunta ng Myanmar yan. Diba? Assassin X, may galab shout out. Nakalimutan ko na Assassin X. Ma'am Kai, may galab shout out po. Alam mo, sa totoo lang, Insulex ang pisot si Digong. Mm-mm. Yun ang totoo. Ako yung minulat mo nung kay Kims nung gabi. Ako, sa totoo lang, nagsasabi lang naman ako ng totoo, mag-research kayo. Hindi pinaglaban ko si Kibuloy, sabi ni Assassin X. Sa akin lang, huwag kayong masaktan sa sasabihin ko, mag-research kayo. Simple lang, hindi ko naman sinabi na maniwala kayo sa akin. Ano yung narinig ninyo sa mga vlogger na kampi kay Digong?
huwag niyong paniwalaan agad. Mag-research kayo kahit sa akin. Kung ano yung narinig niyo sa akin, na sa aking mga vlog, sa aking mga live, mag-research kayo. Huwag kayong maniwala agad sa akin. Di ba? Oh, so, pag nakita mo sa research na, I can't, mali yung sinabi mo, handa akong tumanggap ng pagkakamali. Naging pastor ka pa nga nun. Takluban Batang Pier Vlog, ICC is weaving. Is waiting ba or is weaving? Nako, sabi ko nga sa inyo, malapit na yan. Sabi ko sa inyo, the downfall of Digong. Di ba? Kent, wala sigurong subject na practical research sa kanila. Actually, sa totoo lang, huwag na kayong pumunta ng library. May cellphone naman. May Google, may Safari. Di ba? Niwala gani ko nimo, sabi ni Insulix. Ay, Diyos mio, Marimar. Sa totoo lang, sumasakit yung ulo ko. Actually, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga tawag dito, OFW, ako po'y may lagnat. tinatakel ko lang po ito. Pinag-uusapan ko lang po ito kasi gusto ko lang ipaalam sa inyo na pagkatapos ni Kibuloy na ma-issuehan ng Shoko's order, hindi siya sumipot. Yung kaso niya binuhay sa Davao. Ngayon kasi ang sabi nila noon, huwag sa Senado, huwag sa Kongreso, dalhin sa Korte. Ngayon, dinala na sa Korte, Korte na mismo, nagbaba ng waran kay Kibuloy at sa lima pang kanyang mga aide. O, yung lima niyang aide is, correct me if I'm wrong ha, kung nakapiansa. Nakapiansa sila. Pero si Kibuloy, sabi nga nung vlogger ngayon doon sa kampi kay Kibuloy, hindi daw si Kibuloy magpapahuli ng buhay. Ngayon, hindi pa nga tapos yung kay Kibuloy, si Digong na naman pinaimbestigahan ni Risa Hontiveros. Mga ahas na followers ni Digong, punta kayo dito sa Bohol. Madami kayo kamag-anak dito sa mga ahas. Oo, Green Pink Blue Savage. Marami dyan sa may Tagbilaran, no? Sa palengke. Dati pumunta ako dyan. Uy, iihi siya, oh. Uy, iihi siya. Uy! Iihi nga siya. Bumili ako dyan sa Tagbilaran noon ng kalamay. Binalot sa bao. Maraming python dyan. Dapat nga doon kayo naggawa ng headquarters eh. Daming ahas doon. Kaya, sa totoo lang. Uy, kinainan niya plastic. Kaya sa totoo lang, ayaw ko talagang ayaw ko munang ma-stress. Gusto ko lang iparating sa inyo na research din po kayo. Diba, wag po kayong basta ba, yes po, kasi may yungib. Diyan, nandyan sila, nanirahan. Oo, sa may Baliti. Diba? nakapunta na kasi ako dyan dati sa Bohol. Inikot ko yan nung na-assign pa ako sa generic na gamot. Kasi nag-deliver kami dyan sa Maribuho, sa papunta kami ng Bless, papuntang BQ. Ganda ng dyan sa Bohol, mall dyan sa Bohol. Kasi alam nyo, advance ang movie dyan. Hindi pa napalabas ito sa Maynila, napalabas na sa Bohol. Oo, ganun ang kina-advance ng sinihan sa Bohol. Diba? Basta abang-abangan nyo lang. Kung maaprubahan to ng Senado, yung pinasa ni Risa Hontiveros na Hontiveros 6 Senate Probe on Duterte's China Gentleman's Agreement on West Philippine Sea, Trisunos or Taxil. Taxil naman talaga ang tawag dyan. Maggawa ka ng agreement, hindi mo ipaalam sa taong bayan. magkano ang bayad mo? Diyos ko, ayan ka na naman sa bayad-bayad. Putragis na yan. Maglabas ka rin si Ibu? Bakit? Mali ba magsabi ng totoo? Sipin mo mabuti, pinakita ko na sa yung West Philippine Sea map. Paano hinayaan ni Digong na ipakamkam ng China ang South China, ang West Philippine Sea or South China Sea na tawag ng China, kung ang China nasa taas? Ang Pilipinas nasa Palawan, ang West Philippine Sea nasa Palawan. Kadikit niya Brunei, kadikit na Vietnam. Nandito sa taas ang China. So ang layo, 'di ba? Ngayon sasabihin niyo sa akin, bayaran ako. Research din. Tapos tanungin mo sa sarili mo. Ito ay pakita ko sa iyo, ha. Ito, wait lang. Ayan. Tapos tanungin mo sa sarili mo, ha. Tanungin mo sa sarili mo, bakit nga ba hinahayaan ni Digong? Andito Pilipinas, oh. Ayan ang Pilipinas. Andito Spratly Islands. Andun yung China's Tuktok.
Andito yung Vietnam, nandito yung Brunei. Paano nangyari na pagmamay-ari to ng China kung ang China nandun? Sige nga, tanungin mo si Noynoy. Ayan na naman, tanungin si Noynoy. Alam mo, sa totoo lang, masunog ka talaga sa akin. Tanungin ko si Noynoy, ipinaglaban nga ni Laila De Lima at ni Trillanes yan. Anong ginawa ni Digong kay Laila at kay Trillanes? Pinakulong niya. Di ba? Anong ginawa ni Laila De Lima at ni Trillanes ni Digong? Pinakulong niya. Kasi nasilip siya. Ngayon, wala. Tapos, halata pang guilty si Digong. Kasi yung binigay niya na amnesty kay Trillanes, di ba? yung ginawa niya pang amnesty kay Trillanes, gusto niyang bawiin. Bakit? Presidente pa ba siya? John Martin Fanatics, paningkamot dol. Marami akong bigas. Hindi ko kailangan yung ano. Nagsabi lang ako ng totoo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Ang bububo ninyo. Sa totoo lang, mag-research kayo. Hindi ko kayo sinabing paniwalaan niyo ako. John Martin, at saka NPC Gamer. Magawa kayo ng vlog. I-vlog ninyo yan. Pagtanggol niyo sa Digong. Tapos i-explain mo to. Ito po, ganito po kasi yan. Ito po yung Pilipinas. Ito po yung Pilipinas, ha? Kaya po, pagmamayari ng China yan, andito po yung Spratly Islands. Andito, oh. Spratly Islands po yan. Andito po yung Palawan, magkadikit sa Spratly Islands. Andito po yung Brunei. Andito po yung Vietnam. Ngayon, pagmamayari po ng China yan, bakit? Kasi nandito malapit sa Palawan ang Spratly Islands. Kasi kaya pagmamayari ng China. Diba? Paano mo explain yan ngayon? Sinong ginawa mong tanga? Ultimo anak mo, paluin kang bar, ano? Paluin ka upuan. Di ba? Pero ano, ang ganda ng explanation ko, ha? Kaya po pagmamayari ng China, kaya hinayaan ni Digong, kasi pagmamayari po kasi ng China, yung Spratly Islands. Ito po yung Pilipinas, ito po yung Palawan. Ayan yung Spratly, ayan yung Brunei, nandito yung Vietnam. Kaya pagmamayari siya ng China, kasi nandito yung China sa taas, sa tuktok. Na 8 miles away ang layo. Eh dito, kilometers lang. Di ba? Kaya pagmamayari ng China, kaya hinayaan ni Digong. Hindi niya pinaglaban yung West Philippine Sea. Di ba? Ma'am Ilidil Balseta, may galab shoutout po. Anabel Bill. Bill pa nga, pangit ang pangalan mo. Di ba? Anong pinaglalaban mo dyan? Yung pinaglalaban ko. Kaya ngayon, suportahan nyo si Digong. kung gustong magkagera, mauna ang isog, ang kaisog ka man. Kayo yung gumawa ng maisog rally, tapos kami paunahin. Di ba? Explain nyo yan. Kahit anak mo, ano, Martin, ano ba yung John Martin, paluin ka ng upuan. Palibasa kasi pinaaral kayo noon, di kayo nag-aaral pagdating sa mapa eh. Putra gisi, natatawa ako mag-isip. Ito Pilipinas. Ito Spratly Islands. Ito Brunei. Itong Vietnam. Ang China nandun sa tuktok. Paano pagmamayari ng China ang Spratly Islands? Kaya yan, hinayaan ni Digong kasi pagmamayari daw ng China yan. Di buga. Ngayon, tanungin niyo sa akin. Hindi ba taksil ang ginagawa ni Digong? Paki-explain. South China Sea, nasa ibabaw ng Luzon. Yung Spratly Islands, nasa Palawan. Ibabaw lang ng Brunei. Tanggap ko pa nga kung Brunei ang kiklaim niyan eh. Pero yung magkiklaim ang China, napakalayo po, guys. Huwag kayo tanga. Pagtanggol nyo pa si Digong, sabay-sabay kayo maghirap. Tignan mo si Digong. Ang daming ano, tawag dito, confidential fund na hindi niya ni pinalabas kung saan napunta. Diba? Kaya nga sabi ni Attorney Castro, dapat ilabas ni Digong yung sell-in at asset niya sa public eh, para malaman ng taong bayan. Pag upo niyang presidente, bakit napakadami na niyang pera? Proud tatay Digong. Proud ka. Malakas buhay mo. Huwag kayo mandamay. Basta ko, ayaw ko kay Digong. Proud ka kay Digong. Bala ka. Bisan Bisaya, di mo pa maintindihan. Di ba isog ka man, mauna ka sa gera, ikaw ibala. Bakit ako ang makipagera doon kung may sundalo tayo sa Pilipinas? Anong trabaho ng mga sundalo na makipagera doon? Di ba? Buti pa ang Marcos binigay.
Bakit ako ang makipagera doon kung meron naman tayong mga sundalong pinagsasahuran? Diba? Lalo sa totoo lang, ang laki ng problema ninyo pag nasunog si Digong. Antayin nyo na lang, ipatawag si Digong sa Senado at sa Kongreso. Kasi pag hindi sumipot yan, warrant na naman yan, kulong na naman yung lolo nyo. Magsama sila ni Kibuloy, magbuta sila lupa. Diba? Hindi ko idol si Ontiveros, pero sa dami kasi ng senador, si Ontiveros lang gumalaw. Anong ginawa ni Aimee? Trabaho ni Aimee yan. Kasi si Aimee hawak niyang Department of Foreign Affairs. Ba't hindi niya question yan? Bakit? Kasi friend sila ni Digong. Ewan ko sa inyo. Hirap sa inyo. Pakabobo ninyo. May boto niyo si Digong. Paupuin niyo hanggat gusto niyo umupo. Utal-utal lang nga doon sa rally ng Kikay Buloy. Bongbong, mahal ko kayo. Upuan. Mahal ko kayo. Wala na. Na mild stroke. Alam mo, ang gagawin dapat ni Digong yan, magpahinga. Magtimpla ng kape. Di ba? Ikaw na lang mag-question doon sa Senado. Bakit akong questionin mo? Si Ontiveros nga ang may gusto. Di ba? Basta ito lang sasabi ko sa inyo. Antayin nyo na lang. Si Digong at si Kibuloy, bawal. Kasi mag-ano na naman ang Shoko's order yan. Saan pupunta si Digong? Sa China. Blacklisted siya sa Europe at Amerika. Hindi siya makalipad. Tapos may ICC pa. Nako, ICC is waiting. Alam mo, sa totoo lang, daming galit sa akin ngayon. Nagkakataon lang kasi na yung mga baho nila na bulgar. Yun, nagkakataon lang. tragis na wedi nga na yan. Kay Kibuloy noon, sabi nyo, wedi nga, dalhin sa korte. Wag sa Senado, wag sa Kongreso. Ngayon, dinala sa korte, ang sigaw nyo naman, hindi magpapahuli si Pastor ng buhay. Tragis na yan. At least ako di galit sa'yo. Sabi ni You Love Music. Diba? Huwag kang mag-alalakin kasi kung magkataon na manalo si Inday, sigurado tanggal ang bangkil mo. Actually, sa totoo lang, ang tanong, tatakbo ba si Inday? Tatakbo ba si Inday? Ang tanong ngayon, tatakbo ba si Inday? Sabi ko sa inyo, hindi tatakbo si Sarah. Niwala kayo sa akin. Hindi tatakbo si Inday. Tanong ko sa inyo, nag-usap ba yung mag-ama? Ha? Nag-usap ba yung mag-ama? Maglabas kay screenshot na nag-usap yung mag-ama. Magkaharap sila pero sinyas-sinyas lang, hindi nag-usap yung mag-ama. Kasi naiipit si Inday. Hindi naman po pwede na ipakita niya na kontra siya kay BBM, ma-impeach siya. Hindi naman po pwede na ayaw din niya sa ama niya kasi awayin siya ng supporter. Ang tanong, ang tahimik may galaw. Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi tatakbo si Inday. Sayang lang kayo ng laway. Si Bongo ang tatakbo. Bihin ko sa inyo, hindi si Inday tatakbo. Ayaw ko nang mag-say. Alam nyo, sa totoo lang, may alas kasi. Alam nyo ba yung alas? Basin daw, pag-abot sa panahon, tingala ka. May alas. Sa totoo lang, Anabilbil. Bakit ganyan pangalan mo, Bilbil? Taba ka ba? Hindi ko sa pinapangunahan si Inday. May problema si Inday. Kaya ayaw niya tumakbo. Pag may alas, may joker. Kiniklaim mo na may alas talaga. Alamin niyo yung alas. Alam niyo, mahilig ako sa basketball. Hindi nga lang green. White nga lang to. Kasi kung green to, yan ang alas. Kaya ayaw ni Inday tumakbo. Favorite artist ko pa naman si Claudine Barreto. Magaling yun. Hindi ba? May alas si Inday.
Ba't hindi ka nakasagot ngayon, Anabilbil? Mahilig ako sa basketball player. Yun nga lang, puti. Dapat green to eh. Tapos, ang favorite artist ko, si Claudine Barrito. Bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Ay, Diyos ko. Sabi ko sa inyo, tapos na si Inday. Ayaw pumasok si Inday sa mga ganyan. Alam nyo, sa sunod niyan, tatakbo si Inday, congresswoman. Ha? Queen, unahan ko na kayo ha. Congresswoman. Pakialam ko sa esports mo. Nagpaparihwating lang talaga na wala kang alam. Sa totoo lang, Ma'am Juicy Aquino, may tama ka! Yun kasi ang dahilan na kapag umano siya, mawala. Mawala na parang bula. Nagpagod lang siya sa gastos. Kaya alam ko, tatakbo Congress yan. I hit artist doon. Bahala ka. Kung hit ka sa artist. Basta ako, favorite artist ko, Claudine. Mahilig ako sa basketball player. Lalo pag Ducks. Nakabrace ang ngipin. Pantay. Labas gilagid. Nakagreen na jersey. Pero favorite artist ko talaga si Claudine. Sana all. Alam mo, halata ka lang talaga, Anabel. Wala kang alam. Tatawa na lang ako sa'yo. Research mo bakit si Claudine gusto ko. Bakit mahilig ako sa basketball player. Alam ko, alam mo yan. Nagpapatanga-tanga ka lang. Diyos ko. Kung bayot pala ako, di bayot din pala siya. Alam mo, sa mga nakakaalam dyan sa comment section, nakasupport sa akin, tumatawa sila. Yan ang alam ko, Kent. Baka na hindi tatakbo si Inday Sara, sabi ni Mamay Larines. Nakita nyo si Layla Dilima noon? Bakit ba nakulong si Layla? Dahil nakipag-sex siya kay Junel. Nawala siya sa pagkasinador, di ba? Bakit? May videong lumabas. Nag-sex sila ni Junel, sinakyan ni Layla, nilabas ni Sandra Cam. Kaya natanggal siya. Alam mo, totoo lang, ang hirap sa'yo, Anabel? Bill? Anabel? Anabel Bilat? Ang bubu? Sinampal ka na ng clue? Ayaw mo pa rin makinig? Ay, ang hirap. Kapag bubo ang nanonood, hindi pagits ang aking clue kahit nalaman na. Talagang tanga ka nga. At ang hirap kapag tanga ang basher mo, nagmukha siyang gago. Jacinto Baki, Miguel, shout out po. Blinak mo ako ah, takot ka ba usapan? Never ako nagblock, bakit? Hinawakan ko ba yung screen? Hindi ako nagblock sa'yo. Paano kita ibablock? Nabasa nga kita eh. Blinak mo ako ah, takot ka ba sa usapan? Natatakbo si Inday. Diyos ko, hindi nga tatakbo si Inday. Bahala kayo. Totoo ba na may 6 videos si Dilima Girl? Meron yun, Mamay Larines. Meron, kaya nga natanggal siya pagkasinador nun eh. ni Sandra Cam, kaya nga nagsuri si Sandra Cam. Ako po'y nahihirapan din sa naranasan ni Layla Dilima. I am used a tool by Duterte administration. Nilabas ko yung video nila ni Junel. Diba? Walter Villadi, Diego, may galab shoutout po. Shhh! Dami ng Erna Bells dun, oh. Dun pa sa likod. Diba? Kumain ka ng apple. Anabel, kumain ka ng apple. Kumain ka ng apple. Para malaman mong kadahilanan. Akala niya siguro yung pagtakbo ng presidente, isang buwan, dalawang buwan lang yan pag-iisipan. Isang taon, anim na taon. Mahirap maging piloto ng eroplano as ang sakay mo buong Pilipinas. tapos na yan, tagal na, nakalabas nga si Dilima. Kaya nakalabas kasi nga umatras yung witness. Kasi wala na, hindi na sila sinuplayan ni Duterte.
Wala na si Duterte eh. Kaya nakalabas di Lima. Ah, yeah. Yung mga witness na pinangakuan ni Duterte noon. Asan na yung pambili nila bigas? Siyempre magtatago yung mga witness. Akala nyo si De Lima, maliit na tao yan, senador yan. At take note, sa hindi nakakakilala, si De Lima po ay pinsan ni Juma Sison. Sino ba si Juma Sison? Leader ng NPA. O, tandaan niyo ang NPA. Yan ang matinding teroristang kalaban ng Pilipinas. NPA. Mga rebelde. Di ba? Akala nyo si De Lima ganun-ganun lang? Hoy, huwag nyong ismulin si De Lina. Di ba? Pinalabas ng mga bangag. Oy! Hindi! Walang kinalaman si BBM dyan sa paglaya ni De Lima. Oy! Hindi pa si BBM presidente niyan. Noon pa yan nililitis yung kaso ni De Lima. Wala pa si BBM. Hindi pa ka nakapanumpa dyan. Diyos ko, yan. Yan ang sakit sa inyo. Hindi kayo nagre-research. Mag-research kayo! Research! Diyos ko, lahat na lang ng problema. Ibato nyo kay BBM. Baka pag nagtai ka ng dugo ngayon dyan, Ana Bilbil, isisi mo pa kay BBM. Bakit? Si BBM ba kumantot ng puwit mo? Diba? Pinalabas daw ng mga bangag. Alam mo, halata ka talaga, hindi ka nagre-research, day. May anak ka, day? Walang future yung anak mo, day. Alam ko, day, katulong ka ngayon. Nasa ibang bansa ka ba? OFW ka? Mamatay ka na lang, katulong ka pa rin. Hindi ko nila lahat, ha? Hindi ko nila lahat. Ah. Mamatay ka lang, katulong ka pa rin. Huwag ganyan. Pag may anak ka, walang future. Kasi yung nanay, bobo. O, ano ituturo ng anak? Hindi man po pwede na iasa lang ng nanay doon sa paaralan. O. Di ba? Ay, Diyos ko. Ana Bilbil. Nasabi ko sa inyo, mag-research kayo eh. Ah, pa-thank you ka pa. Ano, gagawin? Pa-konsensya mo pa ako? Ano yan? Konsensya, Consuelo di Bobo? Yeah, maraming salamat ka pa. Tae mo! Kung magpasalamat sa akin, magpasalamat ka cellphone mo. Salamat ka cellphone mo, mag-research ka. Napakatanga mo talaga. Vlogger ka, huwag kang ganyan. Baka kunin ka ni Lord. Bakit? Sige, Buloy nga, hindi kinuha na amas anak ni sa ng Diyos. Ako pa? Napakatanga daw, wag akong ganyan kasi kunin ako ni Lord. Sige, Buloy nga eh! Anak ng Diyos! Usapan dito, politika, abot sa anak. Kasi bubo ka nga. Yung kabubuhan mo, mag-research ka kasi nga pag lumaki yung anak mo at yan ang ituro mo, walang future yung anak mo. Katulong ka ngayon. OFW ka sa ibang bansa. Magpadala ka sa anak mo. Bobo ka nga. Padala ka lang ng padala. Hindi mo iniisip na yung anak mo, hindi mo nakikita kung ano ang ginawa. Kasi nga, bobo ka nga. Diba? So, saan yung future ng anak mo? Kasi bobo ka. Dito pa nga lang, hindi mo alam eh. Hindi ka nagre-research eh. Kasi bobo ka nga. Diba? Relax. Kanina pa ako relax. Alam mo, sa totoo lang, Ana Bilbil, mag-research ka. Libre ang cellphone. Kent, hayaan mo na yan. Wala pang practical research sa panahon nila. Huwag kang mag... Hindi ako nagagalit. Di ba? Nagsasabi lang ako, nakakaawa. Naku, sabi ko sa'yo, Ana Bilbil. Huwag kasi puro TikTok. Huwag puro TikTok. Bawal sa amo mo yan. Kung nasa Arab country ka, bawal ang TikTok dyan. Eh, Diyos ko, huwag puro TikTok ha, mag-research. Totoo ba yung sinabi ni Kent, nakalaya si De Lima dahil kay BBM? Tragis na yun. Research mo, pag i-research ko yan dito, mapapahiya ka. Tapos sabihin mo, thank you. My God, kumain ka saging. Biruin mo, Ana Bilbil, mag-iisang oras na ako mag-live. Sa tingin mo, magaling ka. Kasi ako bobo. Hindi mo ba alam na the more na nagtagal ka dyan, may kita ako. The more na nag-comment ka, may kita ako. Ha? Talagang bobo ka talaga. Di ba? Biruin mo, nakipagsagutan ka sa akin, tapos live ko, kumikita ako. Kasi bobo ka nga. Alam mo, kung ayaw mo kong makita, ayaw mo kong kumita, pwede ka mag-live.
Pero kay bobo ka nga. Damor na mag-comment ka, damor na nagtagal ka diyan, abuloy ko sayo kita mo. Bakit namatay ba ako? Buloy mo kay kabulo, kay kibuloy at kay digong 'yan. Kasi si Digong ay nauutal pag pinatawag sa Senado 'yan, mauutal lalo. Bangag, presidente. Bangag, mahal ko kayo. Oh, tanginang 'yan. Ay, Diyos ko. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap sa Pilipinas talaga. Pinakain na kayo ng tae, kakain pa rin kayo ng tae. Yeah? Ah. Oh, so, isang oras na tayo ha. Hindi na ako magtagal. Ah, kasi pag end go ng live ngayon, i-research ni Annabel yan. Si BBM ba talaga yung nagpapalaya kay Laila Dilima? I-research mo yan ha. I-research mo yan, Annabel. Tapos balik ka bukas sa live ko. Sabihin mo si BBM nga talaga. Kasi pag i-research ko yan mamaya sa live ko, mag-live ako mamaya, papapahiya ka. I-research mo yan kung si BBM baka dahilanan kaya nakalaya si Laila. Research mo. Para hindi ka magmukhang tanga. Ah, so yun lang. Yan ang assignment mo. Sabi ni You Love Music. Diba? Ikaw na lang, tae. Bubo talaga, tamad. Ay, Diyos ko, hindi ka talaga unlad sa buhay. Ayaw mo na malaman yung katotohanan eh. Alam mo, nang aasar ka na lang. Akala mo siguro maaasar ako. Sa totoo lang, marami na kaming naaasar. Hindi na nga kami kinaya, kinakasuhan kami. Diba? Ayan. Ma'am Juicy Aquino, salamat po. At sa lahat po na nandyan, mga katalak at mga kabunsuan, mag-ingat po kay palagi. So yun lamang po, yung aking live. No? Hindi na po ako magtagal. Kasi dumadami yung bobo. Malay mo mamaya, pag-research nila, matauhan sila. Yan lang, maraming salamat and see you next live. God first, ha? God first, magdasal ka, Annabel. Thank you. Yes, ma'am, Amayla rin.